10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
Radiant team pick. Good evening, guys. Welcome dito sa amin nga sa ating ESLC Championship. At ito naman ang maglalaban ngayon. This is gonna be Boom at Adroit. Ngayon, kami ang inyong shoutcasters para sa series na to. This is JB. And this is Diane. Good evening, guys. Good evening. Maaga kasing natapos yung show match, no? Buti na lang din para at least yung mga nag-aabang nito ay makapanood naman na din ng tuloy-tuloy dito sa Kuya Nick. Guys, hindi na maahati yung oras nyo. Oo, dito na lang tutok na kayo sa ESLC Championships. At ngayon nga, kung sino pong manalo dito would be facing Geek Fam na nag-aabang na dun sa finals given na natalo nila yung MTG earlier with a quick 2-0. 2-0, no? So, mabilisan lang. Nako, kanina ba kayo dito, mga idol? Siyempre, share nyo na din yung ating live stream. Maraming salamat po. Ito na ba yung comment section natin? Ano ba yan? Okay. Ayan ang mga bossing. So, Morphling. Ang hirap patayin. Pero ang dami naman lockdown dito ng Adroit. So, totoo. Setup I see no sleep. Reason para matakot. Gandang setup lang ng sleep din. Yun pa. Currently, Adroit dito, wala pa sila at least sustain hero. Kasi every draft yun na yung inaabangan ko eh, no? Sustain hero. Yun talaga eh. Kasi, kailangan eh, sobrang, atawag dito, sobrang relevant ng isang taga-sustain sa team. Diba? Kumbaga, tatagal ng tatagal yung core mo dun sa lane. Mas malaki yung chance ang makapag-farm at mas malaki yung chance ang mas maangatan niya ng level yung kabila. Tsaka matagal din dun sa may loob ng team fight eh, no? Pero by the time kasi na makaabot na sa team fight, probably siguro bibili na yung mga supports. At least kung wala silang natural support na nag-heal, at least bili na lang sila ng items din siguro. Kasi currently yung boom, yun na yung meron dito eh. With that sun rain, no? And automatically feeling ko, Phoenix dito, bibili siya ng siguro urn, tapos transition niya into Ags. Kasi ang dami setup ng Adroit dito eh. Ganda sana na ma-save niya kung sakali. And gusto naman i-pull off ng boom dito yung combo nila na yon na may masisave siya sa loob ng supernova. Hindi ko kailangan din nila mapigilan, at least ma-zone out yung troll. Or kung may makaka-build man ng halberd later on, better. Ang hold lang for this troll warlord, okay na okay. Pero Brewmaster, I think ang sole purpose ng Brewmaster dito, paliparin mo lang si troll warlord, di ba? Cyclone, no? Cyclone mo lang, walang gagawin yun sa buong class. Diba? Ang umaga, unless, hintayin mo na lang na makapag-BKB yung troll, saka mo lang gagawin yun. Hello, it's bad. Ngayon, Boom Esports, ito na yung kanilang draft eh. Ngayon, sa execution na lang ito maglalaro. Diba? Dito na lang talaga, pagalingan na lang mag-computer itong dalawang to. Ngayon, Adroit, kanino, or sino kaya ang kanilang magiging huling bala for this draft? Ikaw ba, Dan? Because feeling ko, supporter of lane? Feeling ko. Pwede naman na din kasi nilang ipang 4 to na Magnus and then possibly Mid Void Spirit, no? Ang feeling ko off lane. Kasi yun din yung feeling yung tingin ng Boom Esports. Kita mo, last ban nila LC. So, okay din yun. Hero din yun na meron at least sustained may din mini-dispel, diba? Okay, kinagamit no? Okay din. Pero, isip siguro sila ng hero, Pangolier, Bena naman dito ng Adroit. So, we'll see. Swak siguro off lane, another hold. Or hero Centaur? Na may hold ulit. Centaur, pwede pa. Dazzle. High pick talaga yan ng Adroit, guys. High Dazzle pick. Dazzle to the mark. And Void Spirit. Tapos off lane. So, off lane. So, off lane, Dazzle. Tingin ko okay lang. Kasi yung pupronta, Magnus, no? Yan niya lang pumronta dyan yung Magnus. Harasin niya yung makakatapan nila dun sa may top lane, which is yung Morphling. So, harasin lang nila na harasin yung Morphling. Kasi Magnus, though maririsk niya yung sarili niya na
I think namili siya, tapos lalapit siya, mga haras siya. Adyan naman si Boke. Mm. Adyan si Boke Rino para i-save siya later on. Tsaka maganda kasi dyan with the Dazzle. Yung first skill niya. Diba? Kung tatapatan mo yung Morphling, mainis yan at mainis sa'yo. Kasi uulit at uulit yung duration ng poison. Kumbaga walang katapusan. Hanggat nira-right click ka dito ng Adroit. Pero ngayon, ang ating Boomy Sports, I think, mas madaling i-pull off yung ano nila, yung lineup nila. Nakikita ko lang. Kumbaga, ano eh, parang basic. Basic lang, masado. Kumbaga, give all space to Morphling, ganun lang. Same with Adroit. Pero kasi si Dazzle, ewan ko ah, medyo komplikado for Adroit. Pero kasi pag Troll Warlord nag-online, wala na talaga din, ano eh, wala nang, oh, ito, hindi na maka-question ang gagawin ng isang Troll Warlord dyan. So, siguro, feeling ko, kinuha na lang nila itong Dazzle para later on, makakapagpahirap in terms of laning phase etong si Dazzle. Pagdating naman ng teamfight, siya yung magsisilbing parang sustain. Siya yung Oracle na nasa likod lang. Halimbawa, parang Oracle lang na nasa likod lang, grave lang, heal lang doon sa may likod. Kasi, yung Morphling, automatically magbibuild at magbibuild yan ng E-Blade. Eh. Diba? Para at least may ma-shutdown siya na isa dito on the side of Adroit. So, kung sakali mang E-Blade na yung Morphling, nag-battle trust na to si Troll and then sobrang baba na ng HP niya. Sobrang vulnerable niya para kombohan siya ng isang Morphling. Diba? Mm-hmm. Pero, mababaliwala yon. Yung possibility na yon na makombo nila itong Troll Warlord pag low HP niya hanggat nandyan yung Dazzle. Yappy. Pero... Kay, sungit naman yun Natsumi, guys. Kay. Kailan kayo huling na K-zoned? Mga idol. Tanggap ko yung K na yan kapag kamama ko yung nagsasabi sa akin. Pero pagkausap ko, nakakagigil. Bakit ka nag-K? May nag-K pa ba sa nga? Meron ba ba? Guys, meron ba bang nag-K-K sa inyo dyan? Yung mga kaibigan nyo, K? O kaya yung mga jowa nyong galit? Feeling ko... Mga jowang galit. Ayan. Ano yan eh? Nasa vocabulary ni pa munang-una. K. Sabi ko, laro lang ako ha. K. Pangato, jowa-jowa ka gamer. Pag naglaro, magagalit ka. True. Sabayan din diba? Lang. Ay, gamer din naman si Pam. Ano kasi laro niya doon yung talon-talon? Ano eh? Ano yun? Yung tumatalon, Minecraft? Yung cute lang. Asan? Ano yun? Wait, ha? Yung tumatalon. Minecraft? Minecraft ba yun? Hindi. Yung cute, yung una niyang in-stream. Ayun, yun. Spyro? Ayun, Spyro. Gamer din naman, guys. K, gamer K lang. Lo, tingnan mo na yung comment section ngayon. Puro sila K. Walang nga. Jowa daw nila minuto. Huwag nyo kasi ginagalit, guys. Huwag nyo ginagalit yung mga jowa nyo. K da yan. Matrip na. K da yan. Okay, at least my K. One diba? Letter ata yung trip dito ng Adroit eh. K, G. G. Oo nga no. Pero anyways, before anything else, pakilala muna natin Diana. Para muna nga dito sa side ng Boomy Esports, eto si Shadow Demon gagamitin ni Kespiot ni Koto sa kanyang Morphling FBZ, yung The Brewmaster, Dreamhouser sa kanyang Ember Spirit, and Hyde Tryphon. So, yun naman ang Adroit, guys. Boomy, Anis Magnus, Max, Sonya Void, Spirit, Bori, Sonya Dazzle, CML, Anis Bane, at Natsumi, Sonyong Troll Warlord. Yung formula palagi ng Adroit, no? Parang, ano, kadalasan all eyes on Natsumi. Lagi, no? Laging ganun, eh. Pero, kumbaga, alam kasi nila yung ipaprioritize nila, eh. Oo, alam nila ding yung mga heroes na favorite din ni Natsumi. Yung mga heroes na nakakabuhat talaga. Pambuhat, ano? Let's see. Eddie Jim, sabi niya. Eddie Jim. Sa Adroit. Guys, bago mag-start po yung ating game, share nyo muna po ng public yung ating live stream and yung match po natin or yung series po na ito nasa myloot.bet, guys. Pwede nyo pong i-check now na kung ilan yung odds mamaya, tignan po natin. Pero pagka nag-cash in kayo, syempre, pag nag-deposit kayo, lagay nyo na yung ating bonus code na Lupon. L-U-P-O-N, mga idol, check nyo na. Pwede kayong mag-advance na para dun sa first 10 kills ng game 2. Kasi
kinuklose siya agad pag may draft na. Yung oh, first 10 kills, first 5 kills, first 15, first blood, first tower, lahat yun kinuklose, guys. Ang live odds lang is yung map winner. Mm-mm. Yung map 1 winner, yung game 1. Match winner. Yun lang yung live odds. Pero, nag-close din siya eventually. So, kumbaga bandang umpisa pa lang or pa-approach pa lang yung late game, mm-hmm. pwede nyo nang sipatin, ay, pwedeng bumawi itong gantong team. Kasi tignan yung odds, aba, ang taas. Pwede nyo na pa ganyan mga boss. Diba? But, bet responsibly. Bet responsibly. Okay? Bet at your own risk, guys. And then, pero yun mga sir. Tapin, kita mo itong dalawang to. Harasan lang talaga. Yun lang kasi sobrang daling harasin ng isang Phoenix. So think na ito try ganyang harasin. Magko-cost din yun sa buhay niya. Diba? Kasi kada binabato niya ng skills niya, may 15%, 20% na HP na mawawala rin sa kanya. Yuppie. Kaya kita rin naman si Hyde kanina ang baba na rin ng HP. Diba? Good lang naman. Pero sa ngayon kasi, as long as nakapag-farm naman ang isang Troll Warlord, Boomy, he's gotta do what he's gotta do. Pero ito na nga po ngayon, secure, papunta sa Tora itong si FBZ. He is too tanky para ma-takedown ng ganong kadali. Guys, hindi po ito replay. ESL C Championships po ito. No? Okay, mga idol. Hindi po ito replay, guys. Live na live po tayo dito. Pero kanina, di ba, ito din yung nagkatapat. Boom at saka Adroit. And na-2-0 ng Boom. Yung Adroit. Kaalangkutan mga idol. Pero tingnan naman natin. Ngayon, iba. Oo, iba naman kasi yung draft. Pwedeng iba din yung kwento. Or baka bawian ng Adroit yung Boom. Tingko posible naman din. Kaya-kaya. Kasi yung Troll Warlder dito, natural builder naman siya ng Diffusal. Morphling, puhunan niya mana. Ember Spirit, mana din. Brewmaster, mana din. So, kumbaga maunahan lang nila yung Boom. Tingin ko, wala na rin sila. Wala na rin magagawa yung Boom sa teamfight. Diba? Maunang mag-engage yung Adroit. Kasi ubusin lang nila mana niyan. Pwede na silang magsunod-sunod na mag-in dun eh. Oo. Pero anyways. Umpisa pa lang naman natin bakbakan and itong si Max harassing Mikoto is doing everything that he can para nga lumumang dito sa my mid. Which is, nakikita naman natin ngayon. 15-3 to 13-2 naman itong si Morphling. Pero Morphling makahabol naman yun eh. Diba? In any way. Kaya naman din. Ang posible kasing habol dito ni Mikoto is once na nag-gank na si Max, kasi Void Spirit, iikot at iikot yan. So, ang ending, may iiwan yung Morphling dito sa may ganyang lane sa mid. So, chance niya na yon na kahit nalulugi man siya ngayon dito sa lane niya, ngayon 3 minutes, makakabawi siya once na tinry na ni Mac na umalis or mag-gank sa, kanya, sa side lanes ng Adroit. Pero ang maganda naman din kasi, kung aalis si Mac, kahit na ma-risk yung farm niya dito or yung lane niya sa mid, kung successful naman yung rotation niya, sulit yon para sa kabuuan ng Adroit. Ayun na nga. Very well said. But ito sa taas, si Troll, somehow okay yung kanyang lane. Pero, he's gotta do better. Kasi hindi kakayanin ng isang Troll yung okay lang sa lane. Kailangan maganda yung kanyang lane para hindi na siya mahirapan mag-transition sa late game. Kumbaga, maaga niya makukuha mga core items niya and they could punish yung mga lanes ng Booming Sports ng Sakalimon. Tsaka ang katapat ng Troll dito, Ember and Morphling. Diba? Sobrang bibigat. Na pwede ka lang busitin. Halimbawa kapag ka nag-fail sila, eto, Remnant out lang. Pero teka lang. Tapos. First Blood. Uy, walang masasuwa. Booming, looking to fight. Walang natuhog ng barbecue. Pero sulit naman din yung harassment na na-provide doon over time ng Boom kay Troll. Kasi wala walang consumable dito na bibigay or walang save na skill dito ang isang Magnus kung sakali mang ginogo na yung kanyang carry doon sa taas. Pwede siguro kung kasama ng Troll is yung Bane. Kaso nagtapat dito yung Bane and then dito si Shadow Demon eh. Kasi automatic yan kapag nalubog, kukombohan yan. Ember Spirit eh, di ba? So para hindi matuloy yung combo, patulog muna yung isa. Kailangan din, kailangan. So,
kailangan nila mag-adjust dito and Troll Warlord nahihirapan na siya ngayon but siyempre kailangan niyang tiisin. Diba? Kasi mapag-form naman sa mamaya. So talaga yung bubuhat dito ngayon sa Adroit eh. Kumbaga si Mac, face creator lang yan. Diba? Totoo. Op. Patulog muna. Meme muna, meme. Oo. Yeah. Pero si Bok naman dito, ang ganda ng lane niya sa baba. Okay naman din. Oh? Once nakakuha na yan ng Necronomicon, pwede silang mag-rotate. Pwede na mag-start yung rotations ng Adroit. Ito naman si Mac. Siguro, certain level or item yung inihintay niya. Kahit na kasi level 6 muna siya, siguro sinusure niya muna yung kanyang threads or yung boots niya muna. At least anatomy. Kanina ako pa po, just TP out. Oo, pero given the fact na nagaganyan lang sa naras sa din si top, na alam, ibig sabihin, alam na ng boom na okay, kaya natin i-control yung top lane. Kita mo, top na sa last hit and nice hit ang si Brewmaster. So, once na ma-out of position na dito si Natsumi, alam nilang walang TP yan, wala ding save ang isang Magnus, kaya-kaya na nalang igaw yan ngayon. Pero yung Magnus naman di kasi, kaya sobrang vulnerable ng troll sa taas kasi iniiwan niya eh. And eto naman di kasi si Bumi, nagsistock. Kaya niya iniiwan. So, kahit pa paano, may bawi. Uy, double stock ayos to ah. Okay. Pero kasi, for the side of Adroit, dito nga si Troll, ang bilis niyang makite eh. Diba? Sobrang kiteable nitong hero na to. And good counter din yung Phoenix dyan. Pwede niyong batuhan ng Fire Spirit. So, counter this bottom main game of self being caught by this Bok. Pwede siyang mapatay. Ito pa nga si Mac. Sama pa na si andun, pero si Bok nakapatay sa kanya pero mukhang iisahan pa nila itong Skeskit. Uli, plus Courier. Sumite step pa. Wala talagang kawala. And yun na nga, threats lang talaga yung inihintay ni Void Spirit bago siya totally mag-rotate. Kasi kita mo, pagkakuha niya ng threats, kahit maaga siya nag-level 6 pero inihintay niya muna yung kanyang threats para na rin syempre sa dig-dig stats and para hindi siya mahirapan maghabol. Pero ano ah, eto na. At this 7-minute mark, pwede nang lumabas yung mga neutral item while, oh, teka, hide. Makikita niyo yata dito ngayon na napakasama nito. Given, etong si Kezgut, pwede niyang agawin lahat ng yan with that shadow poison. I'm not mistaken. Diba? Pwede niyang paputukan na lang ito eh. Pero ang ganda yung ginawa doon ni Troll, pinutol niya yung puno para ma-farm niya sa may likuran yung neutral camp. Pero no, pag strength naman si Mikoto, yun nga lang. Binabantayan na ng supports ng boom. And napilitan tuloy dito yung Adroit, guys. Na maghati yung troll at saka si Bok. Kasi kailangan nila makuha yan ASAP eh. Kasi kung hindi, papasukin niya ng boom. Yan. Imbis na kay troll lang dapat. No? Oo. Okay na din. Kaysa naman, hindi nga nakuha ni Bok. Pero hindi naman din ako walat ni Troll. Napunta lang doon sa kabila. So, sayang din. Diba? Pakinabang okay na lang kayo. Share lang, guys. Yeah. Level 4 na si Bumi dito. Pwede yata to. You win. Pero hide, wala pa siyang ult, ha? Kaso, teka lang, ginawa na nga itong bilog. Itong si Bumi, pin out. But there it is. Will be taken down by hide. Uy, si Phoenix nakapatay, ha? So, Nakakommit pa nga doon yung Primal Split. Okay na okay, kasi matatransition naman din nila yun. Uy. Ay, mabunit ako. Ito tower push. And ayan na nga, medyo ma-open na yung top jungle area dito ng Adroit. Pero ang maganda naman eh kasi, kailangan nilang warden yung jungle area nila. Kasi yung boom dito, kita mo, hindi pa nila nakukuha yung tower. Meron na agad silang advanced ward. So kahit paano, kung may na-try man dumepensa dyan, magiging ready yung boom. So, Adroit naman, kung open na ngayon yung jungle area nila, kailangan na lang nilang solusyonan is lagyan kahit papano ng wards yung pwedeng maging entrance point ng boom sa jungle area nila. Pero, di natin alam. Both teams have the late game potential. Boom have that morphling. Has that morphling. Tapos, Adroit naman, meron silang troll. So, depende na lang talaga kung paano nila lalaroin yung kanilang strength. Diba? Mm-hmm. O, paano nila i-maximize yung kanilang draft. Gusto
talagang i-shutdown ng boom yung top jungle area ng Adroit, oh. Nag-deward na rin sila doon. Naghahanap sila kung may stacks. And ngayon, susulitin nila yung siege wave na meron sila ngayon dito. Towers after towers yung nakukuha ng FBZ, ah. Which is sulit on the side of boom. Kasi boom, sumasama siya na gumalaw kahit wala pa siyang primal split, eh. Pero sobrang dali niyang hulihin kapag wala siyang primal split. Pero, our exchange. Pero patas nga ako kay Ember kung nag-TP ba siya sa baba. Ah, hindi naman siya nag-TP. Nangalit lang sa gamit. Laos. Pero, on the mid. Not me. Alas, mag-buhay lang naman. So, ay, makikipaglabanan? Ay, hindi. Kala ko, malikmata lang ako. Kala ko magdi-defusal din si Morphling niya. E-Blade pa rin pala yung bibili niya. And eto si Troll. Yung nakita ko magdi-defusal. Kala ko siya, eh. Maganda. Pero, ay, hindi pa kumuha. Hindi. May ulti na dito si Bumi, pero hindi niya palang kinukuha yung RP. Skill. Yung skill. Meron na. Hindi pa lang niya nilalagay, guys. Pero meron na. Siguro pag kailanganin na lang, tsaka siya maglalagay. Pero sa ngayon din naman kasi wala pang attempt na gank or rotation yung Adroit na nagsusmoke sila para sa magandang setup ng RP. So, kalma muna siguro sila dyan. I-baby muna ni Bumi si Natsumi dahil na kailangan ni Troll yung empower niya. Oo, ganun din eh. Diba? Diba sulit? Eh, no? Hindi lang kasi kay Troll Yolik yan, pati kay Void Spirit, pero... Oh, the primal split! Pero magbubak lang siya. Oy, inakot lang si Mac dito. And nag-force lang din na may at least may mag-plus one on the side of Adroit dun sa may top lane. Kasi, ayan, kitang-kita dumating si Bok dun. So, nawala si Bok, meron at least mapag-farman sa bot yung boom. And yun na nga yung sinusulit ng Ember Spirit sa ngayon. Pero mga Zeb, eto ah, yung ating bakbakan ngayon, it's already 12 minutes into this game. Tapos, 2-2 score natin. Sobrang even, diba? Baga, basang-basa na nung dalawa yung teams, pero purambahan. Ano na? Ang bagal din, no? Ng face sa game natin. Almost 13 minutes. Kill chart natin. 2-2. Apat. Baba, oh. 4 maximum casualties lang, mga boss. Pero mukhang narinig ata tayo, James. Ito na nga ata. Wala tong primal split. Ay! Nag-rip pa nga. Baka mabu. Baka makagalaw. Oh. Wala eh. Na-break din kasi, maganda din kasi doon, na-break yung smoke of the seat ng Adroit. So, nalaman nila na may tao pa sa Gedli. Yan nga. Diba? So, laking tulong noon. Pero sa ngayon, talagang ano muna sila, objective muna sila, patabayin muna nila yung mga cores. Kasi yun talaga yung kailangan nilang i-focus eh. Totoo. Pero guys, kung lag po ba? Kasi pinapanood namin dito po, wala parang naman wala pong lag, guys. Pare-paras kaming nanonood dito, mga idol. Try nyo lang po sigurong i-refresh. Out nyo saglit yung stream, tapos balik lang po kayo. Oo. Basta refresh nyo lang yung browsers. Oo, refresh nyo lang yung browser. Yun lang yung way. Kasi wala po kaming lag na nararanasan dito, guys. Opo. Baka lang din naman sa ano, sa ating mga sariling connection, kaya ganun. So, please do consider that. Ang bagal din dito ng ano, connection sa phone. Sa phone lang, kasi iba naman yun eh, diba? Pag naka-correcta sa PC. Yung phone na connection dito, ewan ko. Bakit medyo ang, lagi din eh, no? Try nyo, pero try nyo i-refresh. Mga lods. Kasi okay pero na ano? Okay po yung stream namin dito. Pag pinapanood naman namin sa PC. Pero defusal na si Troll. Napakalaking tulong kasi yung item na yan determines na gusto nang lumaban talaga agad ng Adroit. Diba? Usually, mga Troll kukuha pa yun ng Fury para mapag-farm. Given nga na meron isang empower, hindi na niya kailangan ng Fury. Pero ibang item inuuna niyan eh para makapag... Alam mo yung pang jungle pa rin. Diba? Pero sa ngayon, si Natsumi nakakiyo sa kanya. BKB. So, pang paalaga na rin talaga to. Para at least, di ba, hindi lang siya aasa at aasa sa saves nitong si Bok. Yeah. Or ni Dazzle. Para kung sakali man na BKB na si Natsumi,
yung Grave, yung mga, yung Grave, pwedeng i-focus sa iba, sa mga wala pang BKB. Oo. Like itong, or kahit sino sa kanila, pwede, or even yep. pwede niyang gamitin sa sarili niya. Pero, two-man smoke of the seat, medyo madami yung pwedeng makasalubong dito ng Adroit, ha? Ayan na nga, na-break na. Ayan na nga. Pero, bakas lang. Uy, pero aga ng dagger, ha? Aga ng dagger dito ni Bumi. Ni Magnus. Grabe talaga si Bumi, no? Oo. Bilis mag-pop. Grabe. Pero na-reveal naman na yung blink dagger yep. niya. So, alam na yan ng Boom. Kita niyo yung positioning na Boom ngayon, guys. Sobrang spread out. Naka-disperse. Kasi alam nila talaga na meron ng dagger. So, kung alam nila na wala pa yan, makikita naman nila na lalapit sa kanila yung Magnus, pwesto ng RP, may pambigla yung Magnus. Kaya nagiging maingat sa ngayon yung Boom. Pero nakakuha na nga ng tower. Adroit. So, kahit pa paano even out nila yung na-push na ng Boom. Pero ngayon ha, grabe yung pampupush dito ng Adroit. Yung pressure na binibigay nila dito sa Boom non-stop. Diba? Ang ganda. Ganda na kanilang place. And they were able to pull it off. Ayan. Sunod-sunod yung towers na kinukuha ngayon dito ng Adroit. Ng Adroit. Gante ng api yata eh. Diba? Kanina nababasagan sila eh. Ngayon sila naman. Siguro sa side ng Boom, tanggapin muna nila na ganyan yung maipupush sa kanila or magiging ganyan ka-aggressive yung Adroit. Kasi sobrang aga mag-online ng mga heroes nila eh. Etong Morphling talaga, gagawa pa yan ng play once na makuha niya na yung kanyang E-Blade. Kaso sa ngayon kasi, kulang pa ng 500 gold. Pero sobrang taglit na lang naman farming nun. Pero ito, inunay dalawang supports ng Adroit. Kaso... Teka, makataas pa dito ngayon ng isang thing. Namamagawi that sunray. Pero... Uy, may RP ganda! RP, napaganda doon sa tatlo. Sabay tatambulin na sila. Itong Stroll Warner. Detour pa nga po ngayon ni Phoenix. Sa gilby drop. Kaso nga lang, mababasag na ba? Nopi mo kung naibagsak na. Pero lalabo pa rin naman yung Adroit dyan. Together with Boom, Esports. And there goes the balance of Stroll Warner. They'll be taking down this Brewmaster. Stroll Warner! Excited out there and mukhang ito na yata yung gagawin nilang gante ng ape. There is the Grave. Pero nakuku! Triple kita! Para kay Dreamosil. Kanina ba kinakast ni Dazzle guys yung kanyang Grave? Gusto niya naman din sanang itry na ibigay para kay Troll. Yun nga lang kasi napipigilan talaga siya ng Boom. And naganda rin kasi ng ginawa doon ni Mikoto kaya nasabugan ng Supernova yung Adroit. So ang ginawa ni Mikoto, nung hinihit ni Void Spirit yung egg, ginaya niya si Void Spirit. Kaya naglagay siya doon ng Aether Remnant na pigilan. Kung tutusin, di ko kaya niyang ma-burst yung egg. Kung walang pipigil sa kanya, kakayanin. Diba? Yun nga lang kasi nahihigop rin siya. So, na-delay na nang na-delay. Anong nangyari? Sumabog na lang sa akom niya. And well played para kay Mikoto. Ayan na nga yung kanyang E-Blade dahil nakatagal rin siya dun sa may teamfight na yun. And ang ending, dahil namatay pa nga yung Troll Warlord, guys, madedelay at madedelay pa yung kanyang BKB ngayon. This is bad for the side of Adroit. Kasi yung Boom, talagang nagiging boomy na dito sa ating game. And, wala eh. Parang tindi lang. Tindi lang yung kanilang dito, pagiging composed. Kumbaga, kung titignan mo yung class na yun, dahil sa Rev Ball, parang panalo na yung Adroit. But, the fact that Phoenix was able to drop his ult. Nakapag-Igaros dive, diba? Tapos pa dun sa may cliff Saktong-sakto, ganda ng positioning ng Phoenix guys eh. Well played, pero before the 20-minute mark, kailangan ng outpost ng Adroit dito. Makukuha naman din ata nila. Yes. Pero Roshan, ate mo Roshan. Oo, nako. Palagan sila dyan. Mukhang lalaban na to ng Adroit. So I thought. Hindi, makikita lang nila yan. Okay. Pero teka, contest ba? Nag-primal split. Nadidinig kasi Brewmaster. Oh. Hindi pa naman yata kinakancel, kinakancel niya. Pero, the remnant trapped out there. Uy. Roshan, namamagamagana dito. Okay, itong positioning ng Boom, ha? Isang hero nasa loob, lahat nakapwesto, ready to team fight. Oo, ganda din. Pero, yun nga lang, kapag ready lang sila, kung sakali.
Pero mukhang yung Adroit naman, walang balak i-contest itong Roshan. Roshan. Risky. Sobrang risky. Kahit na meron silang RP, guys, ang hirap. Ganda palagi ng positioning ng boom. Wala. Binigay na to ngayon ng ano. Binigay na yun ng Adroit. Yun ngang si Roshan. Diba? Para at least, mapag-reset sila. Mapag... isip-isip ng kanilang mga gagawin, pero wait lang. Troll. Grabe siya dito. Item check muna tayo, guys. Lingard Sphere, naka-queue na for more fling. Halberd naman, for Brewmaster. Ganda. Deso Ags, para kay Ember Spirit. Oh yeah, sobra silang maka-rely sa Phoenix saves. Sige, tamo. Oo. Ags pa rin defensive. Yung bibili niya, wala pa rin siya defensive. Magnus SP para sa maganda setup. Vessel for Void Spirit and use Dazzle naman. Naka-Griffs na Necro. Pain. Okay. Support items lang. And Troll naman. Ano kayong next item dito ni Troll? Pwede pero... siguro Basher or Lifesteal muna eh. We'll see. For added lockdown din on the side of Adroit. Pero tingko kahit pa paano kailangan sa tanik din. Later on, eto si Troll. Pero eto na nga, may photo na skewer. Pero pa yata dito ang isang morphling. Depende na lang kung mag-burst nila ito ngayon. And there it is. The Aegis will be popped away. Tago na nga po dito ngayon. Itong si Monsoneki diving in dito kay tropa nating Void Spirit. You just simulate out. At ito na nga po ngayon. There's the RP. Morphling being controlled. He was deleted right there by CML. They're not yet done. Makukuha pa nila itong si Hydro na yata yung dampi ng Api and Brewmaster. Sasama na dun sa tatlo. Tunay na kaibigan. Sama-sama hanggang kamatayan eh, no? Sayang lang nagkamali rin ata doon yung Morphling, guys. Naka-adjust siya eh. Kaya sobrang bilis niya lang din na burst. Siguro kala niya makaka-free hit siya, kaya rin siya naka-agi dun sa may lagay na yun. Plus, kasi yung Brewmaster, guys, zino-zone out niya yung backlines ng Adroit. Aga niya nag-primal sprint para guluhin yung backlines eh. Yun nga lang, isang napakagandang RP din, yun na ibigay ni Magnus bago siya namatay. So, added setup para ma-burst down yung Morphling. Na at least naka-agi, di ba? Kumbaga, na-delete agad nila eh, nang walang... problema. Pero ngayon, ano kaya ang pwedeng gawin ng Boom Esports? Pero guys, check out the scores ha. 8-8. So yung mga nag-first 10 kills, kabahan muna kayo mga save. Kabahan muna kayo guys. Bagya lang. Good luck po. Makikikaba po kami sa bets nyo guys. Good luck sa mga tumaya dyan sa Let's Bet ha. Ay, sa Loot Bet pala. Loot that bet. Pero mga boss, guys. Yun nga, yung mga wala pa pong item at gusto mag-flip, punta na kayo sa Let's Bet, diba? Diyan po tayo makakabili, makapagbenta ng mga items dahil dyan ay fast, safe, and secure. That is facebook.com/bettables. Ayan. Guys, check nyo na yan. Pero habang wala pa yung first 10 kills nyo, after kasi ng first 10 kills, baka mamaya map winner na yung tinayaan nyo eh. Diba? Dayana muna kayo or mag-flip-flip muna po kayo guys. Dito sa Tatatuhan, gamitin nyo na rin yung aming bonus code na Lupon WX. Sulitin nyo na para pang bigay bonus din yan sa mga flip-flip nyo, mga idol. Good luck, bet responsibly, and bet at your own risk po. Okay. Medyo may nga, bamit mo nga. Yan, okay na ba yung mic, Seb? Okay na ba? Thank you po sa mga nagsasabi dyan, sa mga tumutulong po sa amin dyan guys. Gawin po namin yung best namin para maging maayos yung viewing experience nyo. Pero ito, nagbe-bait lang si CML. Nag-amulet na lang palay. Sa Getly. Panggap yung palay. Walang iya. Pero kung meron nag-try mag-shove ng lanes doon on the side of boom sa baba, maganda yung positioning na ginawa na yun ni CML. Ay na nga, wala pa gaalin lang ito si FBC. Primal split kung primal split. Pero ayun na yung SOD. Hindi niya alam! Naku, grabe naman yung playing na itong CML. The fog moves! Tsaka yung amulet. Naka-amulet siya eh. Sakto yung pag-trap niya ng yung delay ng amulet.
Yun para hindi makita yung pag mismo ano. Kasi di ba may violet yun? Pagka kinast mo, makikita pa yun eh. Pero knowing na naka-smoke nga, hindi kita na yun na naman si Sim, no? Ma-advance lang. Po. Pero may mga... Pero Bumi ha, meron sa Revpol. So, okay, itong ginagawa ni CML to think nakita mo, hindi rin ready yung boom. Yung mga supports nila wala at least detection. So kahit mag-advance, advance siya ng ganun, as long as walang detection yung boom. Or hindi nila alam na ganyan yung trip sa ngayon ni CML. Okay, ito on the side of Adroit. Meron troll ha? Nakaabang. Guys, boom versus Adroit po ito. Pero oy, pwede atang patulugin mo na nila, si Baby Boy! Oh, the grip! The grip! For this one, may tago lamang! Hindi nila inaasahan ng isang Shadow Demon. Wow, hindi inaasahan ng Ember itong si Bane. But Bane wasn't expecting also that Shadow Demon. Totoo, pero buti na lang din. Kapag nandun si Shadow Demon to save, pero hide! Oh, dead hide right there. Got nothing to hide, boy. Isang mabilisan lang eh, no? And good siya on the side of Adroit. Kasi, knowing na gano'n nila kabilis, nababurst down yung isang Phoenix, pwede na lang ulit-ulitin niya. Pero yung Phoenix, hindi na at least makapag-Igaros, hindi na makapag-Supernova. Kasi yun yung nagiging buisit sa kanila eh. Kahit mag-BKB yung Adroit, guys, once na ma-pop ng maganda-ganda yung Supernova, panalo yung boom eh. Diba? Kaso for the side of Adroit naman, kahit mag-BKB dito yung sandamukal na hero dyan, kung meron naman silang Bane, diba, na pang-grip, napakalaking tulong. Hmm. Kumbaga, kahit naka-BKB, pwede mo i-lockdown. Rappi. Guys, ano po ito? ESL Championships po ito. Yung kanina pong napanood nyo na Boom versus Adroit, BTS po yun, guys. Magkaibang tournament po ito. Hindi po ito replay, mga idol, okay? Hindi replay, guys. Share nyo na ating stream, mga sir, yung mga nanonood niya po dyan. Maraming maraming salamat! And magandang gabi. Okay. Thank you, guys, sa mga nag-share. Hello po sa 1,800 viewers, guys. Share nyo na po na public para sa Arcana pamigay natin once na umabot po yung 1,000 shares. Kaya, sulitin nyo na, mga idol. Pang-flip nyo din yan. Kasi balita ko yung mga Arcana na napapamigay dito, guys, may kaakibat na swerte. Swerte yan. Diba? Maswerte tayo eh. Ba't di maswerte yan? Diba? Tama. Swerte tayo, mga save. Isipin nyo na lang yun. Pag kami namalas kayo, oops. Baka pa pa to ha, James ha. Baka pa pa to ha. Para sa mga first 10 kill battles natin dyan ha. Siyempre. 8-9. Diba? Nako. Sino ba mga nakataya dyan sa boom? Sino naman sa Adroit, guys? Ako. San ka? Walang pantaya. Sabi ko di, Barbie, kala ko meron na eh. Hindi, wala. Wala pa akong pantaya. Sasahog na, malapit-lapit na din. Sasabay na ulit kita mag-bet. Wala na nga rin ako, ubos na din. Kanina. Kaya mo, malapit-lapit na, di ba? Tingnan mo. Malapit na naman. Guys, good luck sa mga bets niyo po ah. And double damage. Para kay Natsumi. Sulit to para sa Adroit and kumbaga nagsisilbing bait. Ito si Void Spirit sa taas. Pero hindi. Ito na yung boom. Up naman yung ultis ng both teams, guys. Kompleto naman din. Pero may magandang vision high grounds yung boom, ha? Tingin ko pwede mag-matter yun. Nga lang, oh, kaso, Ember Spirit atakas kumbasa. There's the use plus death. A the remnant setup. Uy! La, ano, na, may gap. Hindi niya napansin yung gap. Sayang na sayang, guys. Right timing, yung pagdating ng Magnus dun sa may baba. Yun nga lang, yung distance. Kumbaga yung layo nila, hindi na-calculate masyado, guys, ng Magnus. Para at least mapasok dun sa may Revpol. Sayang na sayang, pero nice attempt. Pwede nilang gawing round, pwede ulit nilang gawin yan. Mag-round 2, try ulit nila. Kasi okay naman, okay yung plano nila. Kayang mapatay yung Ember Spirit, kayang mabigla. Yun lang, wag lang ulit sana mag-fail. Kasi yung aggressiveness nila on the top, kita mo nawala bigla, knowing nawala silang Revpol. Kailangan mag-ingat muna ulit dito ng Adroit.
Yan. Pero, okay sana yun eh, no? Mawalan ka man ng RP, as long as minus 1 yung kabila, papalag pa rin kayo eh, aggressive pa rin kayo eh, no? Yun nga lang, wala ang RP, wala namatay. Pero kasi si Bumi, alam mo yun, hindi mo makikita yung ganong klaseng play mula sa kanya. Parang madalang kasi gamay niya eh, isa yun sa mga gamay niyang hero. Pero siyempre, pro players also make mistakes. And that's one. Hindi naman mga perfectong tao, guys. Oh, ayan. That's one, na, mga best. Tao lang din naman ako na tulad mo. Nasa tono yun ah. Grabe yung tono ko nun ah. Oops, teka. Buong ito tono na muna dito ng Boomisport yung pagkuha dun sa Rosana. Tali na nga sa itong si Mac. So, nothing to contest this Rosan. But right now, Mac will just have to escape. Ang gandang pagkakalapag ng Remnant. Grabe yung pagbabox out palagi ni FBZ sa Heroes na Adroit, no? Nanginang impact eh, provide ang information, hindi nakakapasok yung Adroit, nung basta-basta. And Rosha na nga ngayon, Aegis. Jeez. Uy, pinagpapalit-palit niya. Yung Mindbreaker, tsaka Paladin Sword. Pagkano nga naman, pagka-silence, lipat mo na. Oo, lipat. Diba? Yun nga lang, kailangan mong hintayin yung cooldown. Muna na, 6 seconds. Pag magbababa ka ng item. Pero eto na nga ngayon, new smoke attempt. Wala naman ding lumalabas on the side of Adroit. Nag-scan. Pero diyan, gano'n ba katagal yung cooldown ng ano, ng Mindbreaker? Patutok nga ako. Sorry. 12? Hindi ko kasi kabisado. Mindbreaker, 12 ba? At 20. Every 20. So plenty of time. Okay, after na makapang-silence, palit mo na yung Paladin Sword. Kidi. Diba? No. Oh, nako. Kailangan muna din i-clear kahit papaano dito lang boom yung outer tower sa Adroit pero Bumi. You're out. Sasabog ata sa dito. Uy, guys, pero oh, grabe naman yun. Ang matitirit ko yung shadow. Di mo na-disable. 5% kills. Grabe naman yung timing. Napaka-solid. First and kill goes to Adroit. At ang sumak naman. Pwede mabigyan. Okay. Pero papalag pa rin naman daw yung Bumi Force. They're not going to back out right away. But eventually, ito na. Nagawa na nga nila ngayon. Nagtatry mag-a-ball yung Adroit. Pero wala. Ayaw pumalag ng boom ng kulang sila. Lalo na added ano yun eh. Added save on the side of boom. Kaya out muna sila the moment na nawala na itong Shadow Demon per Basher. Ayan, completed na nga. Para for dito troll. Kay Troll. So, inuna niya Abyssal, guys. Before yung kanyang lifesteal. Pero okay naman din kahit papano. Kasi kumbaga, andyan naman si Bok. Para tignan-tignan palagi yung isang Troll Warlord. Ganun ba ang item dito ng Morphling? Nagmanta siya. Manta yung Blade. And papunta sa Beacon. Which is medyo malapit na. Hindi sa kamila. Same with ano eh. Same with Bird Spirit. Yun din yung kanyang plan. So, di natin alam. This could be anybody's game at this point. And Bumi Sports, kailangan lang talaga nilang ma-sweep yung Adroit to go straight for the Ancient. At saka good kill yun yung nakuha nila si Shadow Demon kasi kung hindi sila maka kung hindi makakapatay yung Adroit ng isa sa boom, mag high grounds yun eh, posible talaga mag ano yun eh, magpumili at high grounds pero nung naunahang mawala or naunahang may mawala on the side of boom, syempre natakot na yung boom na siya mag overextend, kahit may Aegis advantage sila, hindi naman totally egol yung Adroit kasi kumbaga na, lamang yung boom sa push. Pero in terms of net worth, in terms of items, ayun no. Ang pinakamayaman si Natsumi. Yun din eh. Pero 8-10 ha. Guys, yung mga first 10 bettors dyan, nanalo po yung Adroit. At ano naman po, yung nangyari kanina. Ayun na nga! Let it happen. Remo shall got. Sawakas. Round 2. Ayun na yung round 2 guys. Successful naman nilang nakuha. So well played. The side of Adroit na bawi naman ni Bumi yung dignidad niya guys. Bawing bawi. Bawing bawi. Bawing bawi. Not to me! Oh, yun na nga. Ito yata yung bawi nila. Pero teka lang, there it is. The BKB plus B. A Bristle Blade. Kaso nga lang,
Wala na pagpap na doon ang glimmer key. But there we go. Hindi pa sila tapos na subi. Napatay na nga dito nito si Mikoto. Pero lipad-lipad lang para avoid spirit. Nothing to do. But BTD is death. Ito ni Sasha. Hindi lang makaisipan. Pero tinataboy lamang sila nitong si Morphling. They'll just have to escape. Bali wala. Ayan na naman yung nakakabuisit na primal spirit. Oh no! Bok! Getting copied siya pa! Ay, actually, Void Spirit na copy, si Void, si Bok pa napatay. Sorry, yun. Uli, no. Naku po, hindi magandang trade yun. Ang totoo si kasi, nabigla eh. Nabigla na yung Adroit doon. Na kung baga walang nasa likod ni Natsumi nung pinofocus siya ni Boom. Sobrang layo eh. Nasa may mid-river area si Natsumi. Samantalang yung support sila, nasa tri-cap. Pero high grounds na nga guys. Una ha, mag-push. Unahan talaga. Kanina, diba? Diba nag-high ground sa Adroit. Pero may repair kit naman. The Shadow Demon Tail. Very on point. Mabibigyan pa naman dito ngayon itong si Mokot. Good grip. Alam nila na wala na nga pong disruption. Papalag pa rin naman itong sinak from the that line. Devils will assimilate. Saving himself. Pero Mac will be saved by this book with that shallow grave. Makakatakas, pero same with Mikoto. Very low. Makakalabol. 10 seconds for the reverse polarity, guys. Yep. May detection ba yung boom? Pag nag-extend sila, may detection. Kasi kanina, di ba? Nag-glimmer cape si Natsumi. There they go. Bumi! Oh, the save! Grabe naman. Save after save. And Mikoto could be taken down. Pero pag-palip siya dyan into strength. And there goes the BKB of Troll getting popped. Mukhang kinakait na lamang. So dito ngayon, pagka-ubos sa katayo, papalag. And Dreamo Cell found by Adroit. Sunod-sunod yung disable dun eh. No, din na nga kinailangan ng RP eh. So pwede pa ulit mag-try yung Adroit, guys. Kasi meron pa silang naka-reserva na RP. And sila naman ngayon yung pupush. Tignan natin kung posible bang maging successful na to. Kasi ang swerte doon ng Adroit, guys, meron silang naitago or napulot na repair kit eh. Na nag-high ground yung boom. Namatay na ito. Pero ang Adroit, kailangan nila makabasa dito ng tier 3 para masabi nilang lamang sila at this point. Kasi, meron pang tier 2 dun sa baba. Pero kasi, pwede nang i-diretso ng Boom Esports yung kanilang tier 3 kahit kung gugustuhin nila eh. Diba? Saka yung 11k Goldie na yan, guys, parang hindi naman din natin gaano maramdaman. Lalo na't ang yaman din ni Mikoto. Pero, ayan na nga si FBZ. Primal split by FBZ. Get delayed, pero Natsumi gusto pang pagbigyan kasi papalag pa rin naman. And Natsumi just wants to fight here. FBZ, nananakbo. Pag napatay dito yung mga espiritu, netong si FBZ pwede siyang masunod dito ngayon. Ayun na nga, naging tao na si FBZ. Sakapay RP! Grabe naman yun! May Koto na huli! Napatay, delikado na! Boom! E-force and the grip was there! Ang galawan, guys! Pero yung itlog na ilapag na ang gandang Yule Scepter by Mac. Well played. On point na on point, guys. After nung isang pagkakamali ni Boomy dun sa may ganyang RP, kita niyo naman yung mga follow-up ultis na nabibigay niya. Guys, sobrang perfect and yung pinakamahalagang kill pa yung nakukuha nila ngayon. Pero ang ganda rin ang ginawa dito ng FBZ. Dalawang wave ng creeps yung na-delay niya. Para hindi at least makapag-far basta-basta yung Adroit dito sa may tier 3 bot tower ng Boom. Pero dito naman sa may mid, pinapressure na to ng Adroit. Buyback from FBZ, wala na nga lang to primal split. Pero maaasahan mo naman rin sa kanya is yung mga missed chance and yung halberd niya. Sa pero Morphling, kita mo hindi siya nagbabuyback By ito, time pag lang. Pag napilit ng Adroit, wala na. Magbabak na lamang sila dyan. Alam nila eh. Diba? Uy! Teka, pero Mac going to the backline, trying to take down itong si Hyde. Good take of the set of racks dyan sa baba. Grabe si Boomy eh, no? Ganda ng mga attempts niya din eh. Tapos gusto ko yung ginagawa rin dito ni Mac, guys. Nag-a-advance siya sa backlines ng Boom. So automatically, may mama-minus 1. It's either itong, pero hindi, Shadow Demon yung nasusulit eh. Diba? Kanina pa napapatay ni Void Spirit at si Shadow Demon. It is solid, pero oops! Wala. Death lang. And wait! Eto na.
yung Russian, guys. Aegis, Cheese, Ags. Hindi pa, grabe naman. Pabor na pabor para sa Adroit. Nice, nice. Nga yan. Meron pang... Teka. Axie Void Spirit. Wala. Pero pwede siguro kay Void Spirit, guys, for silence. Okay na, okay din yun. Lang biglain yung Boom Esports dito ngayon. Pero tanda natin, meron pa pong buyback. Itong si Morphling. Ang pisa dalawa, ganda! Ang buyback para sa kanya! Sabi naman talaga yung RP na yun! Grabe! Double kill para Tito kay Natsumi. And gusto na nila itong Roshan Morphling. Siya lang yung may buyback dito sa tatlong patay na patulog pa si Remo Cell. Managinit ka muna, tropa. And not taking him down. There's gonna be the buyback for those two cores. Pero ito na nga. Si FBZ pinapatak na. Sana lima. Naku po, FBZ being controlled by the Adroit. Baka habulin, pero hindi na secure. The hype is real. Muna ng Roshan dito, yung Adroit, guys. Wow. Grabe yung RP and yung mga follow-ups after that RP. Sobrang ganda. Yung skewer on point din para maipalapit yung na-RP niya dun sa mga teammates niya. Para mas madali silang makapag-respond dun. Kasi kung hindi niya yun na-skewer, diba? May delay pa yun eh. Na yung may delay na yun, pa. Pwede pang makapag-out itong Morphling. Diba? Yun nga lang kasi connect talaga yung mga skills ng Adroit, guys. Well played sila ngayon. 31k gold lead and... Nako. Mapo-force mga buyback. Si Void Spirit. Meron pa siya ngayong aganin. Ayun, tanya nga. Nako po. So, ito na yung silence sa kanyang resonant pulse. And sobrang kita ganda. Mo si Natsumi, yung... Bakbak na lang ng bakbak dito ng towers. Pinipilit na yung mga buyback eh. And good intention by Adroit. Hindi mo nga naman matapos yung laban. E di clear mo na lang yung mga rock. Diba? Objective na lang. Ato. Objective na lang. Pero si Makita mo sumusolo kill. Pasok ng pasok. Tapos magiging aggressive pa siya ngayon. Knowing na meron ng silence yung kanyang resonant pulse. Pero kanina kahit wala naman din kasi grabe yung mga yung scepter either remnant na setup niya eh. Diba? Okay na okay. Pero Natsumi pilit, hina-halbert, ini-ethereal para at least hindi makapag-push. Pero ayan na nga. Mega creeps. Kakayaan pa ba itong depensahan ng Boom? Ayun na nga. Pero abyssal on to this Morphling. Pero yung itlog nandito na nga. Kaso nga lang layo. Dito pa rin na nailayo pa nga. Ano ang gagawin nyo? Patay na. Si Mikoto dito nag-buyback na po siya dito. Pero Grimo Cell taken down as well. Nako na. Buyback na rin naman. Pero itong Ibon na pinalipad pa nga kanyang sarili. Pero taken down. Kaso nga lang may buyback pa naman yan. Ito na yata yung gante ng Boom Esports and others will have to bail out. Well, you wanted to fight. Ambol lang Mikoto. Dito na bila buyback. Oh, the Morphling in the GG. Well, they called by Boom Esports and Adroit. Max Adji, si Morphling, 1K. We'll be taking this game number 1. Grabe. What an intense game. Well played. Commented, guys, yung mga naging execution ng Adroit. Yun yung pinaka nag-pay off dito sa game number 1 natin eh. Yung mga magagandang RP skewer tapos follow up, yun talaga yung pinaka gusto kong i-comment. Okay na okay. Kasi ang bilis lang nilang makapag-burst once sa maibigay na maganda yung RP eh, di ba? At saka to think na sobrang palos ng mga heroes ng Boom pero nababurst nila ng ganun. Ang galing, ang galing ng Adroit ngayon, guys. Ang galing. Well played, ito, well played. Tipin mo si Keskid, 0-9 siya. Kung titignan mo yung score, parang lackluster. Pero hindi alam ng iba, grabe yung mga save niya. Siya talaga yung nagpapasakit ng ulo sa Adroit. Yung mga disruption save niya, wala, sobrang solid. Tsaka so, si Mac good din. Thing. Mm-hmm. Ganda na diba? Ginagawa ni Mac, guys. Diretso backlines agad siya. And ang kagandahan naman kasi, kahit diretso backlines siya, hindi siya yung mambubugaw lang eh. Tapos papaalisin mo yung nasa backlines. Hindi ganun. Si Mac, nakaka-takedown siya. And yun yung sulit. Kasi, kada magko-commit ng teamfight yung Boom, alanganin. Kasi laging wala na si Keskute. Lagi silang minus one. Kaya mga sumunod na teamfight, guys, pabor na on the side of Adroit. Plus, hindi rin kasi nasulit nung Boom yung kumbaga kawalan ng RP. Diba? Yung failed RP kanina, kumbaga nag-smoke of the seat naman nun after yung Boom. Pero wala silang nahuli.
Kumbaga, napaka maingat ng positioning ng Adroit, knowing na go signal nga yung kawalan ng RP on the side of Boom. Kaya hindi sila nahuli and well played talaga guys sa kabuuan ng Adroit. Pinakita nila na kahit papano match sila dito ng Boom. Kasi kanina, di ba, 2-0 sila na itong Boom. So ngayon naman, makakakita ba tayo guys ng 2-0 or ng 2-1? Yun. So maraming salamat sa mga nanood. Before we take a quick break, shoutout muna dito sa ating mga sponsors. Predator, Steel Series, Dota 200, gamitan niya ang referral code dyan, Nalupon WXC. Sa ating dota200.com, punta lang kayo sa referral codes. Tapos, syempre, referrals natin would be Lupon WXC. And then, saan ba tayo pupunta para magbebenta ng mga napanalunan natin? Guys, dito na kayo. Siyempre, sa Let's Bet Fast, Safe, and Secure. Check nyo na yung Facebook page ng Let's Bet, guys. Facebook.com/Betables. BETABOLS. And yung series po natin ngayon, guys, nandito po sa loot.bet. Gamitin nyo na rin yung aming bonus code na Lupon, LUPON. Guys, kung may mga dagdag, katanungan man po kayo, PM nyo yung Kuya Nick. Sasagutin po kayo ni Omits o kaya naman Jack Lock. Yan yun na yung unang cash inyo mga idol kasi doble yan agad kapag ginamit nyo yung aming bonus code. Yan. Thank you. So maraming salamat. We'll be right back.